nor yet that he should offer himself often as a high priest entered into the holy place every year with blood of others. For then must he often have suffered since the foundation of the world. But now, once in the end of the world, had he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Sabay-sabay po. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him, He appeared a second time without sin unto salvation. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat sa mga salita muli. Ngayon po'y kapatuloy, Lord, sa pag-aaral ng Hebrews, Panginoon. Medyo malalim, but explain na namin sa mga nakarang linggo, Panginoon, ang tabernacle, ang true tabernacle, perfect tabernacle. We pray na maintindihan po namin ito, Lord. Ang gusto, Lord, ang kapatuloy kami, Lord. Maraming salamat din po sa ordination, sa aming anniversary, Lord. Bigyan po namin tagumpay, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good afternoon po ulit, all the wonderful people. Dito si Laika. Laika ba to? Yes. Amen. May nakikita sa bike ko eh. Ganun. Ba't nawawala na yung mga tao? Ha? Oy, ito. Dapat handang-handaan na kayo pag start na yung preaching. Yan ang inaabangan dito eh, di ba? Gusto niya sa likod muna si Ayeng. Dati ang bite mo na. Yan. Okay. Natapos po tayo last time sa verse 14. Siyempre, very memorable yan. Verse natin yan eh. Okay. So na... Dali. Pinakita ko sa inyo yung ano, di ba? Yes. Pinakita ko sa inyo. Para sa mga bago. Bagong, hindi bago, yan. So, para lang nagkaka-same page tayo, no? So, yan po yung tabernacle ng Old Testament. Yan po ay ginawa nila, pinagawa ng Diyos. Bawat detalye niya, material, sukat, okay, a design, ay in-specify ng Diyos. Ano sa Tagalog specify? Talagang? Dinitalye. Binigyan lina. Sabihin talagang ganitong-ganito gagawin mo. Nabanggit na naman kanina yung pattern, di ba? So, na pag-usapan last time yung pattern. Sabihin, pag sinabi kong ganyan, katulad nitong ginagawa namin tiles. Okay? May pattern yan, di ba? Maganda ba? Ito, pag tinignan mo sa camera, tinignan ko to parang wala lang, parang plain eh. Pero paglapit mo, may pattern siyang maganda, di ba? So, maganda, parang ganun. So, ito rin. So, lahat, especially yung mga bagay na yan, dinesign talaga ng mga engineer. Okay? May design niya na dapat mo sundin. Pag hindi mo sinundan yan, hindi yan mag-work or hindi yan tatagal. Okay? Building. So, ang Diyos na nag-specify ng tabernacle, sumunod sila. Tama yun, di ba? So, ngayon, na-explain natin last time, balikan lang natin pa sa iba. Yan pala, lahat yan ay may kahulugan, spiritually. So, yung kulay, yung design, yung sukat, yung ginagawa mismo, sino naglilingkod dyan, anong ginagawa nila dyan? Dito, sa labas, yung altar of sacrifice, pero sa loob niya, meron tinatawag na, yan. Dito po yan, itong itim, yan po yung laman, okay? So, ito yung holy place, andyan po yung, hindi nakalagay, yung lampstand, then showbread, incense. Okay, malapit sa Holy of Holies. Holy of Holies yung pinakabanal sa lahat. Nandun yung Ark of the Covenant. Dinadala nila. Hindi ko na picture na naman. May mga design yan. Okay? So, ganito po yung itsura niya sa labas. Again. So, lahat po yan ay may kahulugan spiritually. So, nabanggitin ko na ulit sa... Ito, yung mga ino-offer. Sino ba ino-offer dapat? Dati, mga hayo, pero dapat pala, makikita ulit natin mamaya, hindi yun perfect kasi yun ay hayop lang, hindi yun nakakapagtanggal ng kasalanan ng tao. Anong kinalaman nila? Pero picture pala yun na si Jesus ay mamamatay para sa ating mga kasalanan. Siya yung ino-offer, walang ibang makakapaglinis sa atin, siya lang.
At walang pwedeng mag-satisfy ng galit ng Diyos kundi yung perfect sacrifice. Sinong sacrifice? Ako. Ikaw. Hindi pwede. Kung si Jesus ang pinakabanal, wala siyang kasalanan, nung inalay po siya, siya ay naging katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Therefore, pwede na tayong maligtas. So, sino ligtas na dito? Okay, paano kayo naligtas? Denbel, ligtas ka na ba? Paano ka naligtas? Nagpakabait ka ba? Mabait ka ba? Ganyan nga, sorry, ayaw. Ganyan tayo sa baptist, okay? May nagsabi sa akin dito, kaya ayaw akong pumunta dyan. Inatanong ako ni pastor eh. Ganun talaga yun eh. Yung mga tao ngayon, napaka, sabi mo kanina, mga snowflake. Ba't ayaw mong sabihin yung totoo na nararamdaman mo, pinahiniwalaan mo, yan nga, dyan nga tayo condemn, dyan tayo maja-justify, sabi sa Bible. So, hindi okay na, kung mali ka ngayon, hindi tama natin na napunta doon. Kasi nga, ang Panginoon ang nag-sacrifice, siya yung naging offering, siya yung pinatay. And lahat ng bagay dito ay may kinalaman. Now, explain ko na po last time yun. No? Pero natutuloy lang po natin. Iba dito, nabanggit na rin natin eh. For this cause, ano yung cause? Yun nga, namatay siya. He is the mediator of the New Testament. So, nabanggit natin yung mga testament, di ba masyado, di ba? So, alam mo yung testament, yung mga mayaman sa atin, sa ibang preaching na, ano natin to, sa last, sa Hebrew series, wala pa, no? So, sino dito maraming mamanahin, yan. May mamana, si, ano doon, Salin, daing bahay eh. Sinaano din, maraming bahay ito sa Morong. Baras, na hindi naman baras. Antipolo pala. Si, namanahin ba kayo? Ganito po yan ha, baka hindi nyo alam, dito nyo lang malaman. Baka meron kayong, kaya may mga pelikulang ano, diba? Uy, tagapagmana ka pala ng nawawala mong tatay. Kalokohan eh. Pero ganun po kasi ang batas at dapat lang naman, 'di ba? Pinaghirapan for example ng nanay tatay mo 'yan. Kanino mapupunta ya pag namatay yung tatay mo, kunwari? Kanino? Sa anak. Ay, may asawa, paano? Kung legal 'yan, kung kasal 'yan, siya yung una. Pag buhay pa siya, okay? And then, pag wala na kayo, mga anak. Yun yun. Biblical po yun. Ngayon, gusto nilang sirain yan. Lang, gobyerno natin, napakakurap eh. Sa US, gusto nilang bawasan yan eh. Parang sinabi. Nakwento ko na sa inyo dati, di ba? Kasi yung mga napakayayamang, unwari, hindi naman kusa magbibigay yan. Gusto nila, hati-hatiin niya. Pag hati-hatiin niya, napakayaman mo. Hindi yan mamanahin ng anak mo pagkatiyan ng gobyerno na naman. Parang gandang pakinggan ng mga sa mga komunista, pero biblically, talaga minamana yun ng may ng mga anak. So, pero, ang tawag nila doon sa iiwanan ng tatay, ganito po kasi pwede niyang hatiin kung kanina gusto. Okay? So, kunwari lang, syempre, paborito kunwari lang si Shana. Galit ako kunwari kay Peter, wala siyang mamanahin. Pwede kong gawin yun. Ilalagay ko lang sa testamento. Okay, pag ako'y namatay, ang mamanahin ni Stephen, 25%. Yung mga ganun. Nang utang. Ganun yun eh. Mamanahin mo rin yan, yung utang. Hindi. Depende. So, kunwari nga lang. So, ibig sabihin, nakapirma doon. At, yung sinulat ko na yun, magte-take effect lang yung pag namatay ako. Okay? Kaya yung iba, pinapatay yung tatay yun eh, di ba? Masama rin yun. Ngayon, may batas tayo, bawal yun. Pero nung panahon nung ginabasa niyo yung Bible nyo, yung mga anak ng hari, tagal mo naman matay, gusto ko na maging hari, mapatay. So, anyway. So, may pagkakapareho dito yun eh, kasi, ang New Testament and Old Testament, nabanggit natin last time, pero ngayon, pag-usapan natin by means of yung ibig sabihin ng covenant, okay?
So dati ang covenant nila, ang usapan nila, okay, sambahin niyo ako, kayo ay pagpapalain ko, at kayo ay poprotektahan ko, kayo ay sarap ng ganung buhay, di ba? Yung Diyos na nagpoprotekta sa iyo. Katulad itong mga to, kaya yung mga gobyerno na yan, pagalingan yan eh. Ito na namang ano. Sabihin, ah, hindi kayong kayang protektahan niya ni ganyan-ganyang presidente. Ako magaling. Pagalingan sila kasi nga yung mga tao, naloko na. Umaasa sa gobyerno. Ngayon, ano na may mga ayuda na naman. Dati, sikat na sikat si Aquino dyan. Pinuri pa daw siya ng US. Dahil sa Paul Peace na yan. Paul ba yan o? Three. Paul. Pinuhin mo, babayaran, bibigyan ka, wala kang trabaho. Babayaran kita. Saan ang galing yun? Sa mga nagtatrabaho. Ano may mali, di ba? So again, okay sa akin yung tumutulong, pero yung institutionalize mo na, okay? Hindi tama yun. Dahil napunta doon. Kasi nga, ang usapan dati sa kanila is maglingkod ka sa akin, puprotektahan kita, pagpapalain kita. At sila rin yung mga gagamitin ng Diyos para ipalaganap yung kaligtasan. Hindi nila ginawa yun. Okay, yung iba lang sa kanila, pero karamihan sa kanila hindi. So ngayon, ang Panginoong Jesus, dito na siya. Naging malinaw yung covenant at yung pinalitan niya yung old kasi nga, hindi gumana eh. Mas tigas yung ulo ng tao. Again, di tayo Calvinist. Ang Diyos, hindi natin pwedeng sabihin na pinangako mo yan! Tumaray mo yan! Pwede mong gawin mo sa tatay mo yun. Hindi ka kinutusan. Sabi mo ba, eh walang pera eh. Ha? Pero ang Diyos kasi, di na walang pera. Pero, di mo pa rin pwede siyang pinangako mo yan. Hindi pwede. Kayo yung sumira sa pangako. Ba, in-explain natin yan. Kailang linggo na eh. So, pag ikaw yung nag-breach of contract, hindi ka tumupad, yung another party, yung kausap mo, pwede niyang syempre, wala nang usapan kasi sumira ka na eh. So, ganun nangyari sa Old Testament, mga Israel, Jews, totoong Diyos sa kanila, pero silang sumira. Sabi ng Panginoon, I will make a new covenant. At ginawa niya na ngayon kay Jesus at sa mga mananampalataya kay Jesus. Okay, malinaw sana yan. Sa iba, malabo yan eh. At sabi dito, ngayon, nung siya ay namatay, ang mga pangako ng Diyos, sigurado. Okay? So, ano nangyari? For the redemption of the transgressions that were under the first testament, they which are called might receive the promise of eternal inheritance. So, sino yung maliligtas? Again, hindi lang automatic pag anak ni Abraham. Hindi ganun. In-explain na rin natin yung last time. So, Galatians 3 and 4. So, ang ligtas, ang anak ni Abraham, yung mga nanampalataya kay Jesus. So, kaya sa kanila ngayon applicable to na promise of eternal inheritance. At ang eternal inheritance, ang pamana ng Diyos, hindi lang basta everlasting life. Okay? Marami yan. Halo-halo yan. Basta una, eternal life. At pangalawa is other rewards. Okay? So, nilinaw lang dito, for where a testament is, there must also be a death of the testator. So, nasabi ko kanina, dapat mamatay muna siya. Si Jesus, namatay siya, and therefore, nag-take effect yung kanyang new covenant na tinatawag. Okay? Though again, nasabi din natin last time, before, kahit hindi ka Israel, manampalataya ka sa Diyos, okay ka. Diba? Pwede kang mag-join. So, hindi importante yung ano, sinong tatay mo, nanay mo. So, yun ang sinasabi dito, kailangan nung matay. So, namatay na si Jesus, so nag-take effect na yung kanyang testament. Whereupon, neither the first testament was dedicated with blood. Okay? So, nung dati bang testament, Old Testament, may dugo ba? Puro dugo nga yun, di ba? Kaso, yung ino-offer nila, hindi perfect, di ba? Hayop. So, pinapaalala lang dito. Medyo kayo mag-zone out, ha? Makinig lang. Ganda, masanay kayo dito na puro Bible. Hindi bolero yung pastor niya, eh. Okay. So, sabi niya, for when Moses had spoken every precept, okay, precept yan, ha? Ibig sabihin, mga batas, mga kautusan, to all the people according to the law, he took the blood of calves and goats with water, and scarlet wool, and hyssop,
and sprinkled both the book and all the people. So ito yung mga nabanggit nila ng nakatang araw. Banggitin nila natin ito, ha. So ang ginagawa yan, no, dito siya nag-offer sa altar of sacrifice, sa brazen altar dyan. So pag may kasalanan ka, depende sa laki, mag-offer ka dyan. So papatayin po yun. Okay? Yung dugo, kinakalat nila. Hindi nila kinakain yun. So bakit may mga ganun silang seremonya? San daw sinasabo yun? Doon sa may mga ano silang may ceremony sila na sa tao sinasabo yun. Nalala nyo sa mga priest nung inonsecrate sila, sa priest sinabo yung dugo, parang sa panahon natin eh parang kasi may gustong ipakita ang Diyos, gustong ituro sa kanila. Kaya pag binabasa mo yung Bible, bakit? Parang kadiri yun, ha. Gross, di ba? Pero hindi nga kasi yan, nanonood kayo ng ano-ano. Diba? Mga horror. Eh, parang nakakakilabot yun. May sinin si pastor na video sa amin sa Afghanistan. Eh. Hindi ko na siya share sa inyo. Mga loko-loko talaga yung Islam. Eh. Inatay yung ano. So, nakakadiri. Pero, ang pinapakita kasi ng dugo, ano in-equate niya sa Bible, ang dugo ay buhay. Okay? Ibig sabihin, no, pag may namatay, ano yung terrible yun, di ba? Hindi yung something na tatawa-tawa na mo lang. Kaya kapag laro ka lang laro ng ano, ano yung ginalaro natin dati? Barilan, yung ano. Parang na ano ka dun eh, na de-desensitize ka. Ano yung binabarilan? Counter-strike. Kaya kahit dati yung mga binabaril. Kaya hindi maganda sa mga bata, alam nyo. Madedesensitize yan. Pero dito, eh, ba't puro dugo rin yan? Kasi nga, special yan. Dapat ang normal na bata, normal na tao, kahit lalaki ka, ikilabutan ka sa dugo. Amen? Kasi laging either nasaktan or namatay. So, yun po yun. So, in-sprinkle niya, sa, pati sa libro. Punasan naman later yun, pero still, andun yung picture na may namatay at na-sanctify, sinasanctify sila ng dugo na dumaanak. Saying, this is the blood of the testament which God had enjoined you. Yung sinabi, enjoined is, hindi parang pinagsama-sama, di ba? So, ganoon nga yung covenant na sila'y mapatawad. Pag napatawad tayo, at na-reconcile tayo sa banal na Diyos, so, parang tayo pwede magkaroon ng magandang fellowship. Amen? Sa mga hindi paligtas, syempre maliligtas sila. Sa mga ligtas na, kaya tayo may every year at least one or two Lord's Supper, inaalala natin yan. Nakasama ba kayo nun? Okay. Nakasama ka ba nun? Biray mo yan. Sana may importansya sa inyo yun. Amen? Sa ating ganun na lang ngayon eh. Gusto sabuyan ko pa yun ng dugo. Pangit naman, di ba? Kasi sabi sa Bible kasi, dito mo na ina-apply yung dugo ng Panginoon. Amen? Sa puso mo. So, alalahanin mo na siya'y pinatay. Napakabanal niya. Siya po yung pinatay. Yan po yun. So, kaya this blood of the New Testament which God had enjoined you, moreover, is sprinkled with blood both the tabernacle and all the vessels of the ministry and in vessels. Nakita natin kanina, lahat yun. Yung kasi picture ng tawag nilang sanctification or term na yan. Sinasanctify nila. So, lahat yan, yung mga brazen altar, yung laver, yung lahat yan, nakita natin kanina. Ito. Table of showbread, lahat po yan. Yung, ito mismo, yung ark, diba? At mismo yung mga tao. And almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Sa Tagalog, lahat ng bagay ay sinabing purge, nilinis. Okay? Nilinis. Sinong marumi ngayon ng utak dito? Ngayon taas yung kamay nyo. Okay? So, ang karumihan natin kasi sa libutan, di ba? Nakikita mo, nairinig mo, nalaro mo, di ba? Kahit sabi, kala mo, laro lang yan. Kaya nadudumi yung utak mo, di ba? Ang ano ko yun, ginadaldal ka. So, tayo yung nililinis nga. Pagligtas ka na, ganun din. Nililinis ka pa yung salita ng Diyos, di ba? So, dito pinipicture yung dugo niya mismo.
At walang napapatawad, pag sinabi ni Mission, napapatawad without the shedding of blood. Medyo generic term niya po yun. Kasi ito po ay quote sa Old Testament din, nakalimutan ko saan. Okay, sasabi dyan, dapat lagi may dadanak ang dugo. So, tayo naligtas, sino dumanak ang dugo? Sino yung pinatay? Yun, okay? Panginoong Jesus. Kaya, yun ang dapat inaalala natin. Ngayon, ito na. Balik tayo sa technicality. It was therefore necessary for that the patterns of things in the heaven should be purified with these, but the heavenly things themselves with the better sacrifices than these. Okay, na last time, na kinumpala natin yung mga hayop. Ano yung perfect sa hayop na pinatay? Kung yung hayop is perfect, wala siyang blemish, sino yung perfect na equivalent nun? Si Jesus. Yung tabernacle na ginto, may silver, may magandang cloth. Ano yung equivalent ngayon nun na tama, maganda? Ano sinabi, pero sa langit yun. Parang ganun, tabernacle sa langit. Okay? Pero actually, may yung dying place sa Bible, ang sinasabing tabernacle, alam nyo yung ano? Tinitira ng Diyos. Sino yun? Sa nakatira ang Holy Spirit ngayon? Sa katawan, sa temple of the Holy Spirit sa atin. So, ba't nasa langit? Nasa ba talaga? Nasa langit, nasa inyo. Again, spiritual thing siya. Wala yung di yan confined ng place. Okay? Isabi lang nun, sa bagay na banal, yun ano pwedeng ano nun, kinokonot nun. Langit, banal yan. Di yan pwedeng katulad nung yung tabernacle, di naman nabasta sa kanila. Pero yung ark, di ba, kung naalala nyo yung kwento sa time ni David, ano nangyari doon? Natalo sila, di ba? Ano nangyari sa ark? Nabastos, di ba? Dinala doon sa mga Diyos-Diyosan. Kaso matindi pala yun, lumala pa ng husa. No? Pero still, wag nating gagawing laro-laro yung mga bagay na patungkol sa Diyos. Amen? Ay kinig ba yung mga bata? Kaya huwag kayong magulat. Pag nagalit ako, nag-pray tayo, ang gulo nyo, ang kulit nyo, ganun talaga. Kasi hindi nyo naiintindihan yung ginagawa. Ngayon, mga bata, sobrang bata, okay lang yan. Kaya yung mga katulad ni Laika, ilang taon na si Laika? Tabi na naman kayo ni Openg. Ilang taon na si Laika? Ilang taon na si Laika? 9 ka na. Naintindihan mo siya sabi ko, di ba? Yan. So, pwede niyang turuan yung sarili nyo. Tinuturuan kayo mag-gumalang sa mga bagay patungkol sa Diyos. Amen? Pananalangin, Bible, okay? Ako, gaanap din ako ng konting galang. Di naman masyado, di ba? Di ka kayo. Pero yun ang tama. Hindi yung minsan, sinong galit sa lingkod ng Diyos, di ba? Yung mga loko-loko. Yun. Hindi, huwag naman sana kayo. Pag medyo galit kayo kay pastor, eh, may ano yun, may dahilan din yun. Na hindi maganda. So, saka sa mga kapatid na matino, tapos, aawain mo ba? Kunwari, iniayaya ka sa church, aasarin mo ba? Alam nyo na, yung pananampalataya natin, napaka-importante niyan. Yung pinoprotektahan natin eh. Kaya yung kahit simple lang ha, baka naglolokohan kayo ganyan, hindi tama yan. Okay? Huwag niyong gagawin biro yung mga bagay patungkol sa church, sa Diyos. At yan din ang gagamitin actually. Mapansin niyo yung mga taong ayaw sa church. Mapansin mo yan eh. Hindi yung mga palamura, di ba? Again, yung mga kasalanan na wawala yan eh. Unti-unti. Depende nga sa paglakad mo sa Panginoon. Amen? So, pero, ang tamang direksyon na tatahakin ng mga gustong maglingkod sa Diyos, eh, syempre, mabawasan mo yung mga, alam nyo naman yun, pag sinabing kasalanan. Okay, so, nabanggit kanina, na-purge yung kasalanan, ngayon naman, yung patterns. So, kaya, dito tayo papasok sa technicality, kaya pag inaral mo na yung mga detalye sa ito, sa tabernacle, ginawa ba natin yung last time? Parang ginawa na natin, no? Inisa-isa ko yun, eh. Kaso hindi yata lahat. Hindi na, nasabi ko na lahat yun, di ba? Yung curtains, yung badger skin, at na, eh. So, lahat po yan ay may kinalaman sa gawain ng Diyos.
Ngayon, sabi nito, for Christ not entered the holy places, nabanggit ko na ito, with hands, which are the figure of the true, but into the heaven itself, now, to appear in the presence of God for us. Kung si Jesus ay namatay, siya ngayon ay nakikipag-ugnayan sa Diyos, tayo ay nilalapit niya sa Diyos. Nor yet he should offer himself often as the high priest entered into the holy place every year with blood of others. Nabanggit ka na rin ito, no? So, Jesus, hindi na siya mamatay. So, hindi niya kailangan, parang ng mga high priest, pinapalitan. Hindi na pinapalitan si Jesus. So, siya na yung pinaka-high priest forever. Okay? Kaya sabi dito, yung dati, mga blood of others, si Jesus, yung kanyang sariling dugo. Ngayon, nabanggitan natin yun. We must then often have some... Okay na yan. So, ito yung very famous verse. Ibasa nyo nga. Ready, go. As it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So, meron daw batas na alam naman natin. Anong batas na yan? Ang isang tao, isang beses lang mamamatay. At pag siya ay namatay, siya ay husgahan. Amen? So, hindi siya pwedeng bumalik. Naku, pamaya, nagkamali ako. Lord, pwede ba? Pagbigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, Lord. Pwede ba yon? Ako ay nagkamali sa buhay. Naku, wala akong rewards masyado. At yung iba nga, hindi naligtas. Kasi piano, ay, Lord, pwede ba? Huwag mo nang usgan, ibalik mo ako sa lupa. Talagang mabubuhay ako para sa'yo. Maglilingkod ako sa'yo, Lord. Hindi pwede yun. Andiyan na lahat ng gusto mong at kailangan mo para manampalataya sa Diyos. Amen? Kahit po mga ibang nation yan, ang galing ng Diyos, nagpapadala siya dun eh. Alam nyo ba yun? Nagpapadala ang Diyos dun. Mayroong, alam nyo ba si Jonah, di ba? Nangyari kay Jonah. Wala na silang pag-asa kung wala si Jonah eh. Then again, di naman sinabing naligtas yung buong ano ha. Naligtas sila sa kapahamakan. Pero yun ay picture ng kaligtasan din. Na pinapadala ng Diyos eh. Hindi niya nga pinadala yung pinakatapat dun eh. Pinadala niya dun yung hindi ganun tapat. Pero still, may mensahe si Jonah. At ng mga likod ng Diyos, ganun. Amen? Nung nakinig lang sila, okay sila, mapapa-okay sila. Pero yung iba sa atin, kahit minsan nandyan na, di ba? Inayakag mo na sa church. Yan, pinapaganda pa natin. Parang, ano naman kayo? Feeling nyo naman, nasa langit kayo dito. Nakikinig kayo ng salita ng Diyos. Sabihin nyo, kasi Catholic, gusto ko sa Catholic kasi may mga anito eh. Di ba? At least yung ano lang, kaaya-aya, di ba? Nakita nyo nga, sabi nga ni Pastor dito, yung nag-umpisa sila, talaga yung church nila, parang di church, parang garahe. Pag binabanggit na yun, parang naiiyak ako na ewan eh. Kasi naaalala ko yun, kahit paano tayo, may ganito. Amen? Aso, bahay lang to. Okay na rin. Okay sa... Dati, garahe doon. Umiiyak daw siya. Sabi niya, pinapausukan sila nung ano. Kung kailan siya nag... Siguro, bumabanat din siya. Siguro, naaasar yung mga ano. Kung kailan siya, nakakaiyak yun, no? Ngayon, may pagkakataon ka, maniwala sa Diyos. Huwag mo sabihin wala. Excuse yan. Kaya ngayon, dahil lahat tayo may pagkakataon na mananampalataya sa Diyos, at siyempre tanggihan din siya, iba tatanggi, iba mananampalataya, pag namatay ka, huhusgahan ka na. Okay, isa sa mga ligtas, hindi rin pare-pareho, yung iba sa atin, maraming reward, yung iba, konti. Yung iba, okay lang. Kasi ganun ka lang din eh, okay-okay ka lang na Kristiyano eh. Minsan natin, minsan hindi. Minsan mag-soul winning, minsan hindi, minsan mag-memorize, minsan hindi. Ganun talaga, walang sisihan yan. Amen? Kahit sa church, meron ganun eh. May kilala akong nagtataka siya. Parang kinainggitan niya ba yung mga ibang naglingkod ng tapat sa Diyos? Uso rin yung sa ganun, sa church eh. Eh, bakit siya yung ano? Bakit siya ganyan? Ako, hindi. Sa lupa pa lang yun, ha? Kaya napansin ko rin, yung iba sa church, ganun, pagalingan. Sabi ni Pastor, magpagalingan kayo sa Diyos. Itindihan nyo ba yun? Sa Kanya kayo maglingkod. Hindi yung ginagawa kasi ng iba.
Alam niyo, nagpapagalingan sa iba. Alam niyo, ganyan ako. Siya, hindi eh. Diba? Siya ba nagpapagalingan sa Bible? Okay naman sana yun. Kaso, hindi mo kailangan kumpara yung sarili mo. Pag alam mo na yung Bible, apply mo. Ganon. Hindi yung... Ayan, so naintindihan niyo po ha. Sa sana na-inspire kayo lalo maglingkod sa Diyos. Kung ligtas na kayo, salamat. Maglingkod kayo ng gusto. Ang Diyos, sabi sa Bible, hindi niya kakalimutan yan. It's not in vain in the Lord. Okay, hindi ko lang makot ng diretso eh. So, pero sabi dyan, ano nangyari? So, Christ. So, kagaya ng tayo, isang beses lang tayo mamatay at dapat huhusga na tayo after noon. So, ganun na si Jesus, namatay isang beses lang din. Hindi niya kailangan mamatay lagi. Christ was once offered to bear the sins of many. And unto them that look for Him, pado muna tayo sa bear the sins. Anong ibig sabihin ng bear the sins of many? Ibig sabihin, dadalin, papasanin, di ba? Paano mo pinapasan? Sino dito ang ano? Ayan, mga nanay, di ba? Inapasan niya yung mga anak niya. Kung may kasalanan yung anak niya, ganun yun, parang siya na rin yun. Kasi siya yung sisisiyin eh. Di ba? Yung tatay, ganun din. Walang makain yung anak mo. Wala kang kwentang tao, ganun. Ikaw yung tuturo doon, di ba? Loko-loko yung anak mo kasi ganyan, di mo tinuruan. Eh, buta ko yung kailangan magturo eh, magulang eh. So, nakikidala kayo, di ba? Dinadala kayo, I mean. So, ganun yung mga panganay. Nuturuan kayo na, turuan nyo yung mas maliit yung kapatid. Pag nagkasala yan, pag napahamak yan, ikaw yung sisisiyin, papaluin or something. Ngayon, ganito problema. Lahat tayo makasalanan. So, sino yung tatakbuhan natin? Sa lipunan natin, yan, naghahanap tayo ng ganyan eh, di ba? Kaya wala rin gustong mag-forward. Kasi, bakit ako? Di ba? So, kailangan may mag-forward. Amen? Eh, ba't ako nalang mag-soul winning? Bakit di na lang sila? Huwag na tayong mag-turuan. Amen? Dahil si Jesus, wala siyang tinurong iba. Kailangan may mamatay. Sino yung mamatay? Lahat tayo dapat. Pero, minahal niya tayo. Kaya, dinala niya. Yung sabi diyan, bear the sins of many. Siyang dumala nun. Kaya nga, sabi din sa Bible, He was made sin for us. Who knew no sin, di ba? Wala siyang kasalanan, siya yung naging kasalanan para sa atin. So, sinong gusto ng ganun? Yung nasisisi ka sa kasalanan ng iba? Stephen, gusto mo ba yun? Kunwari, nagdumi dito si Aiden. Ba't ang dumi na naman dito? Eh, si Aiden eh. Naku, paluin ka. Gusto mo yun? Ikaw, yan siya. Walang may gusto sa atin nun, di ba? Pero si Jesus, sinalo niya yun. So, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Amen? Amen. Pero ito yung maganda. Okay? Dati, siya ay dinala niya kasalanan. Pero sabi, and unto them that look for Him. So, yung mga naghahanap sa Diyos, kayo na sumagot niyan. Inahanap niyo ba yung katuwiran ng Diyos? Every Sunday, every time na pag mayroon kayo, magbabasa na ng Bible. Sino ba inahanap mo? Sa church. Hindi ako napapansin. Gusto ko, ako naman yung mapansin. Sino inahanap mo pag ganun? Inahanap mo ba si Jesus pag ganun? Gusto mo ikaw yung napapansin? Diba, hinahanap mo. Kaya sabi dito, dapat siya yung hanapin natin. Ano sabihin siya hanapin? Ibig sabihin lang, hanapin natin yung kalooban niya. Amen? Hanapin natin yung kaibubuti niya. Eh, mabuti na ang Diyos. Ibig sabihin ko lang, yung matataas siya, ma-honor ng Diyos. Ganun yan. Sa bawat salita mo, desisyon mo sa buhay, paano ma-honor ng Diyos? Maraming bagay, di ba? Ayan, nabanggit yung mga sacrifice. Pag naging adult na kayo, kaya marami na wala sa church, pag nag-adult, kahit yung mga young people, pag nagkaroon ng trabaho, iisip na yan. Di ba? Anong unahin ko? Church o trabaho? Tagal ko nang hinintay yung trabaho eh. Ah, di ba? Anong unahin ko? Church o boyfriend?
Church o bisita? Church o laro? Ano ba? Ano lahat sa pool? Ano ba? Church o... Ha? Balkada. ML. Sabi ka na yung laro eh. Masyado man dinidiin eh. Church o... Ano? Lande. Pangit ng ano eh. Yung talaga eh. Kasi nakakasa pag nakikita mo eh. Ano ba? Church o pahinga? Walang masama magpahinga. Kahit appointment natin. Tabaho. Ano ba? Labat. Tabaho din yun. Ano pa? Umulan. Hindi ako ulan, pastor. Ano po eh, may umulan. Ah, sige. No? Baka naman maano ko eh. Magkasakit ka eh. Mas makikita mo, naglalaro sa ulan, no? Nailigo din tayo. Wala yan. Amen? Amen. Sabi ko siya, simple pa yan, ha? Yung mga kinakwento ko sa inyo, pwede mangyari talaga, malapit na. Yung pag ganyan, pag binagbawalan ka na, ah, Kristiyano ka pala, di, ano, di ka sasamba sa Antichrist, ha? Sige, huwag ka nang kumain, ha? Ganun ang gagawin sa atin. Hindi mo mapaglaban ng Diyos ngayon. So, lalo na. Anyway, so kaya yan, kaya siyang dumalas ng ating kasalanan, sa kanya tayo dapat tumingin. Pag sinabing look for him, sabihin, halapin natin yung kalooban ng Diyos, yung gusto niyang gawin natin para sa kanya. So, shall he appear the second time without sin unto salvation. So, kailan kaya yon? Kailan ba siya mag-a-appear? Namatay na siya, umakit sa langit. Mayroon ba intindihin kung kailan yung time na yon? Kaya ano dito na, naipigot minsan ako sa ibang pastor na sasabihin, yung end times, parang ano naman yan eh. Lagi magbibigay na excuse ba? Importante, ligtas ka. Okay, alam mo, ligtas na nga tayo. Next, ano na. Eh, huwag natin pag-aralan yan. Doon na, sa huli lang naman ng Bible yan eh. Ito, hindi sa huli to ng Bible. Kaya ang naalala, sa Matthew meron, sa Joel meron, sa Isaiah meron, sa Ezekiel meron. Yung end times na yan, hindi yan ano lang. Yun nga yung pinang, kaya nga sabi niya sa mga theology, ano, consummation of all things. Ibig sabihin, doon na makikita natin yung final. Diba? Sino dito manunod ka na pelikula tapos kung kailan climax, ayoko na. Gusto mo ba yung ganon? Alam mo yung iniisip ko na basta gusto mo masaksihan lahat, di ba? Lalo na yung katapusan, especially. Kasi doon mo magkakaalaman lahat, eh. Kaya natutunan din ang ano yun, ng sa libro tayo, sa Bible, eh. Di ba? Musa, binibitin-bitin tayo, huwag kapalain sila, tapos mawala sila. Sa bandang huli, uy, yun yung climax, yun yung finale, yun yung highlight. So, ganun din tayo dapat sa buhay natin. Yung mga bata, nasanay ka sa church, tapos paglaki mo, anong gagawin mo? Ganun? Backslide? Paano ka makakaasa sa bandang huli? Maganda yung katapusan mo, di ba? Nakakita ko yung mga kilala yung iba, di ba? Ano nangyari? Pag di nakapagtapos, di nakapag-aral. Hindi ko sasabing lahat yan, ha? Sinasabi ko, importanteng ano yun sa mga bata, di ba? Ang laking disadvantage yung pag hindi kayo nakapagtapos. Intindihan nyo ba yun? So kung wala talaga, hindi mo nga pwede sabihin sa panahon natin ngayon, libre na eh. So pag hindi nakapagtapos, ang pangit ng katapusan. Okay, again, pwede kang bumawi. Pero mahirap. Okay? So ganun sa buhay Kristiyano. So ang hirap nung nagpaka, hindi ka tapat, di ka nagtapat. Ang hirap bumawi na, uy, di ba, asarin ka pa ng mga ano mo. Hindi ko sinabing gawin natin sa iba yon. Kaya sabi ko is, mas maganda yung katapusan ng buhay natin, climax, pag tayo kasama dun sa mga re-reward ng Panginoon. Amen? Ano yung mga reward ng Panginoon? Marami yan. Medyo nagtatagpo nga yung sa revelation natin, di ba? So, tuloy pa ba natin to? Ano na sa inyo?
Nakailang minutes na ako? 40. Mga ano pa? 10. Okay pa? Tuloy natin sa Hebrews 10. For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Patuloy lang to sa mga napag-usapan na natin, di ba? Pero magandang term dito, yung shadow of things to come, na describe ko natin pala yung last week, di ba? Sinabing shadow of things to come, shadow, ibig sabihin, totoo ba yung shadow? Ikaw ba yung shadow? Pero yung shadow mo, shadow nga mo, di ba? So pag andyan yung anino mo, kaya yung iba, di ba? Siligdok yung tawag nila dun eh. Hindi ko nakita yung anino mo ah. Ano'y sabihin nun? Hindi ka nakita, di ba? O, pakita mo na yan. Yan, ibig sabihin, yung anino mo, hindi yan ikaw, pero dahil andyan yung anino mo, alam ko, dyan ka. Gumalaw yung anino mo, gumagalaw ka. But still, hindi ikaw yung perfect, hindi ikaw yung actual na bagay, di ba? So, kaya yung mga, yung batas daw dati, naalala ko na sa Bible school, yung malaki na ko yung toto. Yung batas, andun na halos lahat eh, pero hindi pa rin lahat. Hindi pa rin perfect. So, kahit sa law, mayroon ng sacrifice, may kaligtasan na, may justification na, may pagpapala na, andun, kompleto na rin, kaso hindi mo makita. Lagi kang iniisip mo, eh, paano nga ba tayo naligtas sa dugo ng ano? Paano nga ba yun? Iniisip mo, parang may mali, di ba? Eh, nasabi ng Diyos. So, ngayon, yun na nga, tapos every year pa. Eh, sabi niya, for then would they not have ceased to be offered? Kung namatay lagi yung high priest, yung mga tupa, tuloy-tuloy ang offer niya kasi hindi yan perfect. Baliwala yan. Because that the worshippers once purged should have no more conscience of sin. Ganda na, di ba? Hindi niyo ba yan? Pag ikaw, pinurga na, mayroon ka pa ba dumi? Dapat, yun yung perfect scenario. Pero sila, ilang beses na nakita, pinatay yung hayo para sa kasalanan ko. Uy, natouch ako. Next year ulit. Ay, na ano. Parang tayo dito, di ba? Ano ulit tayo? Ang tawag dyan? Last supper. Lord's supper ulit. Hindi noong una, iyak-iyak ka pa siguro. Bago ka eh. Next year, ganun na naman. Ano nangyayari? Nadi-despise na, di ba? Parang, yan. So, kasi hindi nga siya ideal. Okay, so nabanggit ko na ito, no? Every year, sacrifice na naman. Kasi nga, ito daw yung dahilan. For it is not possible that the blood of bulls and goats should take away sins. Hindi yun na magda, hayop lang yun eh. Wherefore, when he come into the world, he say, it's sacrifice and offering the wood is not, but the body that was prepared me. So, sa Psalms na naman to. Ang ganda nito. Anong sabihin nun? Okay? So, ayaw mo na nung mga sacrifice na yan. Na Isaiah, sinabi niya, ayaw ko na yan. Nakagasawa na ako dyan. Eh. Mag-sacrifice kayo ngayon. Tapos, kasalanan na naman. Parang sa church din. Mag-church kayo ngayon. Mamaya-maya lang. Iba na yung atupagi mo. Di ba? So, kaya sabi yun, a body has thou prepared for me. In burnt offering and sacrifice for sin, thou hast no pleasure. Wala na siyang, ano, hindi na siya natutuwa. Then said I, lo, I come, in the volume of the book, it is written of me, to do thy will of God above when he said, sacrifice and offering, and burnt offerings, and offering for sin, thou wouldest not, neither has pleasure therein, di na natutuwa doon, which are offered by the law. Then said he, lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. So, dyan yung climax niyan. Kaya nga, nakakasawa na, papatay na naman yung mga hayo, wala nang silbi sa atin yun, sa kanila. So, ngayon, ang ginawa, sabi nito, I come to do thy will. Sinasabi niya, si Jesus po yan. Okay? So dahil yung mga hayop hindi nga yung linisin, sige Lord, gagawin ko na yung kalooban mo. Ako na yung mamamatay para sa kanila.
So kaya nung siya ay namatay, binalik tayo sa inalis niya na ngayon yung dating covenant. Wala na yun. Kasi talagang pag binasa mo yung Old Testament, yun ang covenant. This is the covenant that I make with you and your sons, ganyan-ganyan, that you offer, ganyan, yung daily sacrifice, pagpatuloy niya yan, and every year, ganyan. Paulit-ulit siya pag nagbabasa ng Bible eh. Bakit kaya ganun? Yung pala, ito yung dahilan. Para tumanim sa puso at isipan nila, at pag dumating ang Panginoon, ah, ito na yun. Hindi na yung kabaligtaran, yung ganun ang ginawa ng mga Diyos sa kanila. Nung dumating si Jesus, baliktad. Eh, ayaw namin yan. Kasi may ibang tinanim sa kanila. Pero kung Bible ang kaulayaw nyo, okay? Pag dumating yung marirecognize nyo yung katotohanan. Yun ang totoo. So actually, ganun din sa buhay nyo. Ganito ha. Nakapansin ko sa mga yung mga nawiwi natin, mga nasa-save. Sino itong mga to? Maganda yung testimony nila eh. Pag tiningnan mo. Kasi either, yun nga, hindi sila yung katulad ng iba na talaga nagpabaya, ayaw nila sa Diyos. Dumating yung gospel sa kanila, ay, biglang irresistible grace. Man. Hindi ko napigil. Hindi ganun eh. Madalas, yun din yung babastusin ka, wala nang pakialam, ayaw pumunta sa church. Ganun eh. Madalas ah. Anyway, kaya dito, inalis sa kanila, in-establish yung pangalawang covenant. Yun ang nangyari dito. So, ito na yung ating memory verse. By the which will, okay, ano yung will na yan? Nandito yan, ito. Do thy will. Yung kalooban ng Diyos na siya yung mamatay para sa atin. Ginusto ng Diyos yun, kahit mahirap. Parang mali, di ba? Pero hindi, tama yun kasi andun yung pag-ibig eh. Hindi dapat siya yung matay, siya yung namatay. Kaya sabi dito, by the which will, we are sanctified. Dahil ginusto ng Diyos na tayo maligtas, pero hindi automatic yun, hindi pwedeng automatic. So, ginawa niya, may justice pa rin doon. Ginawa niya, si Jesus namatay, hindi automatic tayo ligtas, di ba? Kaya sabi dito, mamaya punta pa yun eh, pero sabi lang dito, yung part na siya ay in-offer, sabi dyan, we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all. Importante rin yan, body. Ibig sabihin, talagang siya ay naging Diyos. Naging tao, sorry. Yung topic namin sa Christology. Ibig sabihin, talagang naging, may mga tao kasing dinadownplay to. Hindi naman siya talaga tao eh. Diyos siya, oo, pero hindi siya tao. Kunwaring tao lang siya. Hindi ganun. Talagang naging tao siya. Anak siya ng tao. Kaya nga son of man. Anak siya ni Maria. Pero siya ay namatay. Okay? Ulit-ulit tayo ha. Kasi importante yan. Sabi dyan, once for all. Pag sinabing once, ano yung once? Isang beses lang. Hindi na? Mauulit pa. Okay? Isang beses lang namatay ang Panginoon. Isang beses lang tayo. Andun yung kaligtasan natin. Ganun ka rin. Pag naligtas ka, isang beses lang. Ha? Isa lang ang pagiging born again. Okay? E paano ako, dalawang beses ako nabaptize, ibang usapan yung baptism ng tubig, ha? Isang beses ka lang maliligtas. Pag nanampalataya ka, yun na yun. Kailangan mo lang magtapat sa Diyos. Hindi para maligtas, kasi ligtas ka na. Para matuwa sa'yo. Yan, malinaw po yan. Once and for all. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices which cannot... Paulit-ulit tayo, eh. Inaulit-ulit lang niya kasi para tumanim. Okay? Kasi itong mga Hebrews talaga mga Udyo to eh. Kasi talagang nakatangan sila dyan. Eh, kailangan mag-sacrifice tayo na hayop! Alagaan yung hayop natin, na-sacrifice natin yan. Isa di tayo makarelate eh, pero pag inaral mo yung mga Udyo, makakarelate kayo. But this man, after he had offered one, aray na, sinabi na yung once, ngayon one ulit. Ulit-ulit. One sacrifice for sins forever. Parang kanina. Ulit-ulit. Kasi yung mga once and for all, once forever. Okay, malinaw na yan. Anong ginawa niya? Sat down at the right hand, on the right hand of God. So yung sitting down ay picture yan ng pag-accomplish. Okay, tapos nang gagawin ko, upo na ako. At tumupo siya sa right hand, ibig sabihin, niluklok na siya sa pinakamataas na posisyon na pwede siyang iluklok.
Okay? Yan, kalaban yan. Sito na siya. Hindi. Tapusin ko na lang dito. From henceforth, pag sinabi henceforth, from sa ganitong place or ganitong time, hanggang sa ganito, okay? Expecting till his enemies be made his footstool. So, kaya pinag-aaral natin yung revelation, tama-tama ito kung inaatin na nyo lahat ng service natin. So, nasolve kayo eh, spiritually. Kung namimiss nyo yung marami, hindi kayo solve. Kailangan ulitin na naman. Ulit-ulitin naman natin yan, pero mas maganda yung maaga kayo, di ba? So, kailan mangyayari yun? Pag sinabi footstool, tatapakan ni Jesus yung kanyang mga kaaway. Okay, sa Afghanistan, yun nga, yung mga Kristiyano sa Afghanistan, pinagpapatay. Pag ngayon, Lord, asa nga? Ang gano'n siguro iniisip nila eh. Pero later, darating yung time na sila yung tatapakin ng Panginoon. Amen? At tayo yung ruler. Tayo yung babaril sa kanila. Amen? Hindi nakakatuwa yun na ano ha. Pero yun talaga mangyayari sa kanila kasi loko-loko sila eh. Amen? Tapusin natin dyan. So, darating yung time na yun. Yun ang abangan natin. Huwag kayong ano kasi yung iba. Ganito problema eh. Kaya hindi tayo makapaglingkod ng tapat. Alam nyo bakit? Ganito inisip natin. Posisyon. Kasi ayaw mag-baptist. Ang liit ng church nyo. Gusto ko. Doon sa marami kami. Nakatayo. Diba? Kaya ako laging inaasar yun eh. Ano silbi nun? Amen? Kung di ka sumasamba. Ang dami namin nakausap. Taga dyan. Marami sila kung marami. Anong alam sa Bible? Marami? Diba? Pero sa mga ganitong klase ng congregation, ang konti natin, pero alam natin sa Bible, yun ang marami. At solid, diba? Doon kayong matuwa. Huwag kayong ma-insecure ng dami nila. Kasi darating yung time, pag ang Diyos na nag-reward, walang dami-dami sa Kanya. Yung totoong re-rewardan niya. At talagang tagumpay ka pag ikaw ay follower ng Panginoong Jesus. Amen? Amen. So, doon natin tapusin. So, let's pray, Lord. Maraming salamat. Nakita po namin ang kadakilaan niyo, Panginoon. Yung time na yung Panginoon, marami rin hindi naniniwala sa inyo. Pero sa time namin ngayon, kunwari lang, naniniwala yung marami. So, I pray na ma-realize sa mga kabataan dito, Lord, na lahat po ng sa amin, Panginoon, maliit kami yung church ngayon. Pero ang desire namin, Panginoon, marami kami matutunan about you. Magandang paglilingkod namin gagawin. At even now, Panginoon, participate namin, Lord. We pray for victory sa aming third anniversary. Salamat po sa tatlong taon na kanyang katapatan. Assistin niyo po kami. At kayo po nagpapatuloy. Maraming salamat sa mga nakaluluwa na dagdag ni Lord. Maraming salamat din po sa mga naligtas. At I pray, Panginoon, ang tagumpay na kailangan din namin po, Panginoon, establish niyo po rin kami sa inyong kalooban, sa inyong salita. Maraming salamat po sa Mother Church na kami po ay sinend, kami po ay trinane. At ngayon po, gagawin din namin yung pagkakataon kayo maglingkod sa inyo ng lubos, Panginoon. So, I pray kayo po magbihang tagumpay ang dating paglingkod, Panginoon. Kayo mululati. In Jesus' name, we pray.